nabasa isang comment. Ang sabi niya, ano kaya mangyayari sa mundo kung lahat negosyante? Aba, hindi mangyayari yan. Dahil hindi naman talaga lahat ng tao ay merong willingness, commitment para maging negosyante. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan panaguin natin ang pisong pinaghirapan. Kung halimbawa, isa ka sa mga ready nang iwanan ang 9-to-5 job, ang trabaho, at subukan na i-explore ang pagninegosyo, aba, pakinggan mo ang video na ito dahil ito yung 5 katotohanan tungkol sa pagsimula ng negosyo. Number 1, hindi masayang magsimulang magnegosyo. Of course, hindi naman ibig sabihin kapag ka magnegosyo ka na, may kita ka na. Dahil hindi naman talaga instant lahat ng bagay sa mundong ito. Katulad nga lang sa pagtatrabaho, diba, nung nag-apply ka, sinahuran ka na ba kaagad? Hindi eh. Trabaho ka muna bago sa sahod. So, ganun din sa pagninegosyo. Kailangan nandun yung tiyaga mo. Kaya nga, dapat handa ka na talaga mentally, physically, financially, na yung papasuking pagninegosyo may risk. Maaari kang kumita, maaari ding hindi. Pangalawa, hindi mo kailangan ng bagong ideas para magsimulang magnegosyo. Dahil, ang kailangan mo lang gawin, ialamin ano pa ba ang mga problema sa mundong ito na yes, merong mga negosyo na nakaset up para mabigyan niyo ng solusyon. Ikaw, paano ka pa makadagdag sa solusyon na yon or pwede mong gayahin yung mga successful na mga negosyo? Diba? Bakit? Eh kasi, ganun lang naman talaga ang business eh. Gayahan lang. Or kung halimbawa, may mga fresh ideas ka, kunwari, kumbaga enhancement lang yon sa mga existing na mga negosyo or business na talaga namang nag-operate na. Pangatlo, hindi mo kailangan ng malaking pera para simulan ang negosyo. Yes, dahil talaga, yan yung isa sa mga misconception ng mga tao, ay wala akong puhunan pang negosyo. Pero may mga murang negosyo na pwede mong simulan. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, itong IMG business na ginagawa ko, alam mo bang 5,500 pesos lang ang puhunan ko dito? Of course, hindi to fresh ideas at hindi rin ako instant na kumita. Pero dito ko na-realize, ay oo nga no, pwede pala akong magkaroon ng malaking negosyo na pwede kong simulan sa maliit na halaga. Pang-apat, walang kwenta ang idea mo sa pagninegosyo kung hindi mo naman gagawin. Diba? Palagi kang naghihintay ng perfect timing, kaya nadidelay na lang palagi hanggang sa tinamad na. Aba, kapag nais mong magsimulang negosyo, simulan mo na. Dahil pwede ka namang matuto along the way. Dahil ang experience, ang mga failures, yan yung mga best na mga teachers na pwede mong pagkuhanan ng mga leksyon para maging matibay ka at maging successful ka sa negosyong papasukin at papalaguin mo. At ang panglima, instant na kitaan sa isang negosyo na wala masyadong gagawin. Aba, meron bang ganun? Again, there's nothing worth comes easy. So, ibig sabihin, kapag magninegosyo ka, mas masipag ka dapat. Kapag halimbawa, masipag ka sa iyong pagtatrabaho nung naging empleyado ka, doblehin mo ang iyong kasipagan sa negosyong iyong bubuksan.